Diretso na tayo sa So You Top List! Ayun naman pala! Yes, kung saan pag-uusapan natin naman ang 10 hindi kagandahang bagay na may kinalaman sa araw ng mga puso. Puso. Uy! Interesting, no? Parang extended talaga yung Valentine's Day. Oo! Pero, oo naman! Ang ating So You Top List ay mula sa Top 10 Worst Things About Valentine's Day na article posted sa thetop10s.com. Yes, dahil many people break up on Valentine's Day. Totoo pala yun, ano? Yung kasabihan na ano ba yan, hindi man lang umabot. Hindi man lang inaabot. Yung iba, dun pa mismo sa araw na yun, talaga nakikipaghiwalay. Tinapas? No? Parang hindi man lang muna pinalagpas. Nakahayag isang araw na lang. Ba't gano'n? Sinasadya ba nila yun? Nananadya ba talaga kayo? Para every Valentine's, alalahanin namin kayo? Oh, hindi naman! Ano lang, minsan traffic lang kasi! Ay! O wala sa budget, tapos magkakabati sila ng February 15. Ganyan. 15? May schedule? Nako ha. Uy, pero marami nagbe-break mismo talaga ng araw ng mga puso. Totoo. Dyan. Ito, next one natin. Ito, next na. Lots of people are depressed. Depressed. Kasi feeling nila pagka ano, pag araw ng mga puso, kailangan may ano, may date. Tapos doon nila ma-feel na parang napaka-lonely. Dapat may jowa. Dapat. Ano? Dapat required ba na magkaroon ng jowa? February 14? Oo, hindi nangangahulugan na if you are in a relationship, ma-happy ka. At hindi rin nangangahulugan na if you are alone or hindi ka nasa isang relasyon, malungkot ka, di ba? Yes. Ayan, galit dapat, na si Ate Ana. meron na namang dinidiscuss. Hindi, di ba? Nandedepress, di ba? Oo, nape-pressure sila eh. Kasi nakikita nila yung mga friends nila lumalabas. Yes. May mga rose. Sinasabi nila, sukatan ang ganda ngayon pag may bulaklak ang Valentine's Day. Uy. Netflix sa mga babae yan eh. Biruin mo yung talagang... yung minag sa restaurant, inaalog-alog. Yung parang kunyari, inaalog? Tapos may papasok na isang babae. Ang hawak tas lang, isang pirasong eh. Rose lang yung hawak. Tapos mag-iayabang yung isa. 24 pieces. Papakita niya ang bigat. Tapos, ang dalapang rosas, Ecuador. Ay, talaga niyayabangan ako rito. Niyayabangan ako. Ganun. Yung isa ang dalawang flower base, walang laman. Flower base lang laman. Isa, saan po ba? Flower base. Yakap lang yung flower base. Susukatan sukatan talaga sa Valentine's ng ganda pag may rosas ka o may mga bulaklak. Pero dapat, huwag tayong magpapapressure. Oo, diba? Kung makikita nyo, yun lang yung nakayanan ng inyong jowa o wala kayong jowa, regaluhin mo yung sarili mo, diba? Yes. Salamat ka nga, may jowa huwag ka nang hayaan, ano, huwag nang hayaang maging lonely and alone. Dapat kahit isa lang doon. Joke lang. Dinala ako sa ano, sa alone na lang. Kasi sa lonely. Sa alone. Hindi maging alone. Joke lang. Okay, diretso na tayo. Okay. You'll probably get bad service if you bring your date out for dinner. Ouch. Ano ibig sabihin yun? Actually, minsan, minsan kasi, alam nyo, hindi lang sa mga babae, sa mga lalaki, minsan nag-expect, di ba, na may mangyari sa ano na yan, sa date. May mangyari! Ay! Ay! Naman, GM? Kakain lang naman sa labas. Wala naman sinabi mag-expect naman baka na may mangyari. Baka magpo-propose, ano baka may bibigay na naman, GM? Mga gifts, tapos wala palang nabigay na gifts. So, ayun. Ay, ako lilinawin niya. Ito, seryoso tong tanong na to, no? Ano, Nico, big move. Na-excite ako, mami, Ayan na naman tayo. Diba, ako masyado hat na naman. Diba ang hirap ng ganito? Kunyari, yung lalaki, gustong-gusto kayo i-date ng February 14, pero natapat na wala si lalaki. Diba sa amin side na parang, gusto kitang ilabas sa magandang restaurant pero wala lang ako ngayon. Ang iisipin naman ng babae, nasaan ka ngayon? Hindi mo ako mahal, hindi mo ako pinaghandaan ng February 14. Pero deep inside, talagang salat lang si lalaki, medyo wala lang siya ngayon. So, 'di ba? Medyo nagiging batayan nakukumpara eh. Hindi, marami namang pwedeng gawin na paraan to celebrate Valentine's Day and to make your partner feel special. Maraming paraan ang pwedeng gawin, 'di ba? Hindi naman kailangan kumain sa ano eh, 'di ba? Hindi naman kailangan lagi mamahal. Tradisyon na natin Naging tradisyon na natin na kumpleto dapat may flowers. Aminin natin ang mahal ng flowers. Ako yung asawa ko never ko yan nabigyan ng 12 pieces of flowers.
Talaga. Laging 3 pieces lang. Kasi, laging 3 lang hanggang 5 kasi feeling ko same value lang naman yun eh. So ang mahal ng flowers ni Mimi, di ba? Sa totoo lang, mahal talaga ang bulaklak lalo sa araw ng mga puso. Lalong nagtataas talaga yan. Oo, tumataas yung presyo niyan. Oh, eh ako, practical ako. Kung gusto mo akong bigyan ng rosas, pakainin mo na lang ako sa medyo, ano, diba? Something. Or, bilang mo na lang ako ng something na magagamit ko. Kasi medyo practical side na lang din. Literation na Gcash. Yung jowa ko nag-request, ha? Nag-request siya. Gusto ko sa date yung ano niluluto sa harap natin. Dinala ko siya sa English Burger talaga. Talagang kontrasa. Niluluto sa harap namin yung ano. Oh, di ba? Ang ganda nun. Sabi niya, gusto ko din yung niluluto sa harap natin. Oh, di ba? Ayun, totoo. Kaya nga, maraming paraan, totoo, di ba? Depende lang din kasi talaga eh. Ito po, may nag-may nag-ano po tayo, oh, may nag-chat tusok-tusok rin. Grabe naman talaga tusok pay ang nahihirapan din kami magtrabaho kasi may mga bastos na chat. Ano tusok-tusok? Ano 'yon? Ano 'yon? Dinugtungan mo ba ma'am pay? Talaga ako mag-adlib ba kasi may hindi mga nakikita. Hindi ko na alam 'yan. Oo. Magre-resign na daw siya. Diba? Diba magtatapos sa February 18. Ko lang sa mga babae din kasi minsan sa mga lalaki pwede nating sabihin na huwag kang mag-alala, babawi ako pag nakaluwag-luwag. Hindi ka, babawi ka. Pero kayo ba, nape-pressure kayo? Ganyan, nape-pressure kayo? Oo, totoo. Na, lalo nung, di ba, nung college student tayo, high school student na wala pang trabaho. Mm-hmm. Siyempre, patagisan ng galing yan. O, yung section 1, binigyan ng bulaklak bulaklak. May teddy bear, may magic. Ano ba tawag dyan? Magic, blue magic, ano? May blue magic. Blue magic. Yan ang sukatan nung college. Ang ganda. Kasi ikaw, high school. Yeah. Nakuha mo lang sa time zone yung sa'yo, maliit pa. So, paano mo naman nireregalo yun? Pinaghirapan mo pang sukwitin yun, ano? Bus pa yung coins mo. Totoo, pressure is real. Nangyayari talaga yan. Pressure is real. O, ayan. Ako, eto, tingnan natin next. Meron pa ba? Meron pa siguro. Meron kaya ba? Alright. Ayan. First dates on Valentine's Day usually don't go well. Eto. Kasi, di ba, parang pag first date, ano, parang li-leave ka na impression, tapos ayaw mong masobrahan, ayaw mo naman magkulang, tapos parang lang sa sarili mo yun. Pero yung sa tingin ng isang, yung ka-date mo, parang nasan ba? Di ba? Parang nakaka-pressure din. Ang problema dyan, Mariel, for example, ang mag-jowa kami ni Ronyari, may babae dito, saan mo gusto pumunta? Ikaw na bahala, hindi ikaw na. Yung wala kayong communication, kung ano yung pareho niyong trip na gusto. Oh, yes. Na, tapos pag nag-ligayan eh. Pag nagpunta na kayo doon sa pupuntahan, tapos hindi naman trip nung isa, bakit naman dito ako dinala nito? Ayan. Ganito. Ano bang technique? So, paano bigayan ba? Ano bang dapat gawin? Alamin ninyo kung ano talaga yung gusto nyo. Pag-usapan nyo, hindi yung nagkakapaan kayo na ano ba, ano bang gusto nito or ano bang... Kapaan? Kapaan? So, alam ko na kung sa pupunta yan, ang gusto orderin yung half chicken. Naman? Half chicken tsaka pancake. Half chicken na eh. Eriko! May lumalala yung mga term natin, ha? Ibang kapaan, mag-aano kayo, maghuhulaan kayo. Kayo naman talaga, o. Oh, ano, oh. Pwede na rin, uso na rin kayo yung ano. Uso na rin yung ano, yung spinning wheel, di ba? Meron na yung online. Hindi, iba yung trip ni Mariel. Ay, gusto yung spin the bottom. Ay, iba ka. Hindi yung kumpili. Hoy! Mariel, ano kayo ah? Ano yung na-experience mong spin the wheel, spin the wheel? Ikot-ikot. Randomizer, pag tumapat sa akin, kikis mo ako. Saan? Saan? Ano ba yan? Nakakaloka ha? Pero usually talaga ang first date, medyo nakaka-pressure yan. Totoo diba? Yan. Kasi, pa, nagkakailangan pa, hiyaan pa, diba? Pero may tipong moments. Oh, ah, sige, anong tips yan? Salitan, for example, ako magde-decide sa food, ikaw mag-decide kung saang movie mo gustong panoorin o anong gusto mong gawin. Oh. Bigayan tayo. Tama, pero may tanong ako, pag ba sa first date, kailangan talaga lalaki ang nagbabayad ng una? Hindi, akong ginagawa ko, sasabihin ko sa kanya, ikaw magbayad ng food, ako magbabayad ng tutulugan natin. Oh, nakita ba yan? Sa labas? Ba't kailangan magpuhin talaga na? Kung gabihin kami, delikado mag-commute. Kailangan namin ng masisilungan. Mahirap na. It's showtime! Buong pamilya.